2019. Ay, parang first week of April, nandun na ako. Napunta ako dun sa marami. Tapos, para makalimutan ko yung problema ko, gamit pa rin ako ng gamit. Sabi ko, mali yata ng puntahan ko eh. Down na talaga ako. May araw kasi na sobrang grabe na. Kasi wala akong nakakausap. Mag-isa lang ako dun eh. Pinapadala na lang ako ng parents ko ng pera, allowance. Pagkadating, score. Kasi nasa isip ko, yun lang yung papawala ng problema ko eh. Tapos parang mga 2 to 3 months ako dun, may time na gumagamit ako, tumutulo yung luha ko. Kasi simula nagpunta ako dito sa Manila, 2019, walang araw na hindi ako umiiyak. Iniiyakan ko talaga lahat ng nangyari sa akin, naisip ko nung bata pa ako, ganito lang yung mga laro namin, tagu-taguan lang. Tapos nung lumaki ako, hindi ko inimagine na mangyayari sa buhay ko to. Kasi ang saya-saya ko nung bata ko eh, alagang-alaga ako ng nanay ko. Namiss ko sila lahat. Iyak na iyak ako araw-araw. Pag-iiga ako, matutulog na. Iyak na naman. Tapos parang mga 3 months, wala na talaga akong ano. Panggasto talaga. Kasi nga, halos din ako kumakain eh. Binibili ko ng drugs. Nag-decide ako, pumunta ako sa Tondo, sa pinsang ko. First cousin ko, pumunta ako Tondo. Doon, nagtrabaho ako sa Century Park Hotel. May nagpasok sa akin. Magulo pa rin. Pagkakasahod, score na naman. Kasi nga, dahil nga sa problema, yun kasi yung akala mo na magliligtas sa akin sa ilang oras lang yun. Pag nandyan pa yung tama, parang okay na ako, parang good sa ko. Pero pag nawala na yung tama, babalik na lang ang problema mo. Tapos kulang na lang ako magpakamatay. Actually, trinay ko magbigti. Pero tinanggal ko. Hindi ako makaingay. Tapos yun na yun. Naging magulo rin yung buhay ko, naging pasaway ako sa pinsan ko. Pagkakasahod nga, score na naman, so, walang pera. Nagtatrabaho ako pa pinapadala ng parents ko eh. Kahit anong dahilan, ay ganito, kasi ano. Pero i-score ko lang yan kasi nga, adik na talaga ako. Tapos may time naglayas ako, sa Tondo naglayas ako. Natulog ako sa mga kalsada, iwan ko parang QC nga yun eh. QC, bandang QC yun, hindi ko kasi matandaan eh. Tapos, natutulog ako sa mga ano, mga sarado na mga tindahan, yung ginaganon na yung pinto. Doon ako sa labas. Naidala akong bag, yung sapatos ko, di ko iniwalay. Kasi kahit anong mangyari, mawalan ako ng pangkain, may magpalaro sa akin. May nagpapalaro sa akin, binabayaran ako 300, lalaro sa dayo. Oh, laro. 300, tapos sabi ko, ano, parang pag masakit na masakit, kung ikukumpara ko yung buhay ko dati, tapos yung time na yun, sabi ko, saliti, ganito ako. Kasi ano, parang 2,000 isang laro, 1,500, tapos dito, binabayaran ka na lang 300. Tapos, kailangan mong tanggapin, tinanggap ko na lang na, ala, ganito talaga eh. Tapos magtatanong yung mga nakakasama ko, ba't nagpunta ka dito? Sabi ko, wala lang. Hindi ko kasi sinasabi kasi baka iwasan nila ako eh. Tapos, dala lang ako sapatos, mga damit. Paulit-ulit lang yun. May cellphone pa kasi ako, nag-charge lang ako, 7-11. Yung piso-piso, nagpapabarya ako. Tapos, ayong 5-5, para lang maka-charge. Tapos, bibili pagkain. Tinapay-tinapay lang. Tapos, matutulog na naman sa kalsada. Tapos, may pinuntahan akong kaibigan sa Q-Mart. Sa Cubao kata yun eh. Nagbinta akong isda sa palengke ng Q-Mart. Yung nakaano ko talaga, yung pang-attire na ano, sabi ko pag may nakakita sa akin dito, na taga doon sa amin, patay talaga ako, parang nakakahiya kasi dati idol-idol ka, tas yan, ganun ka na lang ngayon. Siyempre, tas ikikwento doon, nandun pala si Bambam eh. Tapos, yung time na yun, nawala sa akin lahat. Kaya magulo. Iniwan ako ng mga tropa ko sa ere. Mga pinsan ko, halos itakwil na ako. Yung hindi lang bumito sa akin, pamilya ko. Sa 1,000 kong kaibigan, parang 2 lang yung nangumusta. Yung time na yun, doon ko na-realize eh, na hindi pala tunay ng mga kaibigan yun. Kasi, yung panahon na kailangan mo sila, down na down ako. Doon ko sila kailangan eh. Merong mangungumusta, oy, kumusta ka na dyan? Pero, iba, alam mo yung kumukuha lang ng impormasyon, ichichismis ka lang, malalaman nila kung nasaan ka, tas ichichismis ka lang, ganun. Iba pa rin yung ano eh, uy, kumusta ka dyan? Yung nangumusta talaga, nag-aalala. Tapos ayun, nawala sa akin lahat. Pinagtatawanan ako ng mga tao sa Leyte. Pero naniniwala pa ako na may Panginoon. Kahit ganun nangyari sa akin, naniniwala pa ako. Tapos yun na nga, nagbibenta ako ng isda sa Q-Mart. Paano-ano si Bammers doon, eh, galonggong kayo na, eh, bangus. Oo. Alam na alam ko yan eh. Sabi ko, wala na si Flying Bum. Running Bum pa nga tawag sa akin doon eh, kasi tumakbo daw ako. Tinabol daw ako ng PDA, pinagtawanan nila akong lahat. Tapos, may time na nanonood ako ng ano. Sa YouTube, nag-ano ako kasi nagre-request na ako. Nay, ano mo ako sa mga pastor, ilapit mo ako, baka sakali, doon ako matauhan. Pero may tama ako nun, trip-trip ko lang. Pero baka sakali. Siyempre, pag may narinig ka doon mga salita ng Diyos, nanonood ako. Doon na time nakita ko si Kuya Jobert, yung testimony ni Kuya Jobert.
medyo gumuho yung mundo ko. Totoo yan. Pero, tapos dinala ko ng Panginoon sa Canada, nagkaroon ako ng chance nung, ano, nung March 15, puputok ko yung pandemic. Nakalipad ako. Hindi ko kaya to, ako lang to. Ha? Kaya sinasabi ko yung patotoo ko, tsaka yung magiging patotoo ninyo, parehas lang yan pag sa harap ng Panginoon kasi lahat tayo umaasa sa grasya ng Panginoon. Wala akong sinasabi, wala akong binatpat yung mga sinasabi ko rito. Kung walang Panginoon, actually walang bearing to. Yung nag-drugs din siya, sabi ko, ano kaya to kasi si Kuya Jobert. Ganun nangyari din eh, down na down din. Yung komedyante, halos 50 beses kong pinanood yan, paulit-ulit. Tapos, yung tinandaan kong sinabi niya dun, yung nawala sa kanya lahat, tapos nagbago siya, naniwala siya sa Diyos. Tapos bumalik lahat, sobra-sobra pa. Yun yung tumatak sa isip ko, sabi ko, pag yan nangyari sa akin, yung nawala na sa akin lahat. Yung ano, yung in-imagine ko, kung nasaan ako, yung sinasabi niyang bumalik sa akin lahat, tapos sobra-sobra pa. Sabi ko, nasa PBA kaya ako nun. Pero parang imposible na, kasi wala nang naniniwala sa akin, wala na akong kaibigan eh. Tapos yun, nagtiwala lang ako. December nun, December 19, sabi ko sa parents ko na uuwi na ako. Parang 10 months na ata ako, wala dun. Inahanap na ako sa mga liga. Tapos, December 19, umuwi ako. Sabi ko sa nanay ko, ewan ko nun, basta nag-decide na ako umuwi ako. Tapos may text ako sa nanay ko, sabi ko, Nay, pag uwi ko dyan, pag nakabalik ako dyan, magiging proud kayo sa akin.